Pagka binasa ho natin, sabi dito, puno ng pag-asa. Pero pwede rin naman basahin natin, puno ng pag-asa. So, alin man ho sa dalawa ay tanggapin na natin, pwedeng-pwede po yan. So, sa gabi pong ito, tunghayan po natin ang ating, ano, ang ating scripture. Buti na lang, andito na si Ate Pearl. Hayaan niyo pong, samahan niyo po akong basahin ito sa Job 14, 1 to 4. Basahin din po natin. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at nagpaparang. Titignan mo pa ang mga gantong nilalang? Dadalhi mo pa ba sila sa nahukuman? Meron pa bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? So dito po, makikita natin, next, ano? Ayan po, meron po tayong problema. Sino po yung walang problema dito? Praise God, wala kayong problema. Ayan, wala daw problema. Pero may pinoproblema. Ayan yan. May pinagdadaanan. Sabi dito, meron pa bang magagawa sa punong ito? So malinaw na nakikita natin itong punong ito. Kung titignan natin, sasabihin natin, wala na itong kwenta. Pwede na itong panggatong kasi wala na eh, patay na, di ba po? Tuyo na. Pero sabi sa Job 14:7, puno na pinutol, ang ugat nito ay matanda na at mamamatay sa punong kinatamnan niya. So ito yung problema kung titignan natin. Para rin tayo itong punong ito. Dumadaan tayo sa mga sitwasyon sa buhay natin na may problema tayo na minsan sinasabi natin, may pag-asa pa. Bilang isang pastor po, maraming nagsasabi, Pastor, parang wala na po talaga. Wala na po ako talaga magagawa. Siguro tayo walang magagawa, pero si God meron, sabi ko. Every time na sasabihin ko sa kanila, tayo wala tayong magagawa. Pero si God merong magagawa sa ating buhay. So, sunod natin yung ating verse na ito. Sige nga, Ate Pearl. Sabi dito sa Job 14:7-8, samahan niyo po ulit akong bumasa. Puno na pinutol ay may pag-asa. Mula itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamamatay ang puno sa kinatatam na niya. So dito makikita natin, sinasabi dito sa verse natin, meron daw pong ano? Pag-asa. Kaya po talaga sa gabing ito ay may pag-asa. Kung titignan natin, ito ay nangyari kay Job. Kung titignan natin, yung nangyari kay Job, maki mo namatay ang kanyang anak, nawala lahat ang kanyang ari-arian, kumbaga sa lahat, lahat ay nawala na. Wala na siyang pupuntahan. At ang pinakamasakit pa, meron siyang boil. Ano ba yung pigsa? Pigsa, buong katawan. Di ba pagka may isa kang pigsa, hirap na hirap ka na. Eh yun, buong katawan, iniisip ko, paano kaya siya tumayo? Paano kaya siya umupo? Di ba, kahit anong posisyon mo ay mahirap. Tignan nyo ang nangyari kay Job. Talagang sabi niya, para siyang naputol. Naputol siya na puno na kung saan, kung titingnan, wala nang pag-asa. Parang ang buhay natin ay wala na rin pag-asa. Pero tingnan natin, meron daw, sabing ganun. Meron. Sige, tunghayin natin yung susunod na slide. Ano sabi dito? May pag-asa nga. Puno na pinutol ay may pag-asa. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at namamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Kahit na po doon sa pinakinatatamnan niya, wala na siyang pag-asa. Kasi nga, patay na eh, wala nang ano. Pero sabi ito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit kayo ay parang puno na naputol, kayo nga ay may pag-asa na patuloy na gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Dahil sa siya ay tapat, tunay at nagmamahal sa atin. Minsan ang dali pong sabihin ito, pero pagka nasa gitna na po kayo ng sitwasyon na ganito, ay parang pagka may nagsasabi sa'yo, kaya mo yan. Parang gusto mo,
Talaga? Wala ka sa ganitong sitwasyon, di ba? Pero ngayon marirealize natin, totoo yan. Lahat tayo dumaan sa mga ganitong sitwasyon. Wala ho pa magsasabing, excuse ako dyan, di ko naranasan yan. Lahat po tayo dumaan. Pero makikita natin, nakita ko si Pastor Art, nakangiti siya. Sabi niya, nakatapos na ako dyan. Tapos na ako. Di ba nakakangiti kayo at natutuwa kayo dahil alam nyo yung nangyari sa inyo na walang kapag-asa, pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. So ano daw ang ano natin dito? Tignan natin yung susunod na ating verse, ay yung ating slide. Para magkaroon tayo ng pag-asa, meron tayong dapat gawin sa punong ito. Meron tayong dapat gawin sa ating sarili. Sabi sa Job 9, ito ay nag-uusbong kapag dinidiligan. Ayan. Totoo-totoo po yan. Kasi po, meron po kaming halaman doon eh, sa bahay. Although, nasa paso pa lang po siya. Namatay na siya. Nung hinugot ko na siya, tinanggal ko na siya doon. Pero naisip ko, naku, maganda itong ano, lagyan ng dekorasyon. Kasi ang nakuha ko lang ho, yung labas, wala na ho yung loob. So, hinayaan ko muna siya para matanggal yung dumi, hinayaan ko sa ulanan. Nagulat na lang ako, one day, meron pong, kakaiba na siya. Kaya totoo pala yan, pagka nadidiligan siya, iba yung nangyayari sa punong ito. Iba ang nangyayari sa atin, kahit nandun tayo sa sitwasyon na yon, kailangan natin diligan ng ating sarili para maging totoo ito na ito ay nag-uusbong kapag dinidiligan. Ano yung umuusbong ano at kailangan nating idilig dito? So tingnan po natin, ano mga kailangan idilig natin sa punong ito para siguradong, sabing ganun dito, pakita nga natin, Ate Pearl, paano didiligan ang puno? Oh, Pastor, may tubig naman po kami. Oo nga, may tubig nga kayo. Pero tingnan natin, anong kailangan natin pandilig dito sa punong ito? Tubig lang ba ang kailangan natin? Sabi sa Colossians 4:2, magpakasigasig kayo sa panalangin na may pasasalamat sa Diyos. Unang-una, kailangan natin manalangin. Bakit po tayo kailangan manalangin? Di ba gusto nyong kausapin ng Panginoon? Gusto nyong humingi ng tulong? Sa pamamagitan ng panalangin, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Nadidiligan tayo. Ano yung kailangan natin? Ipanalangin natin yung sarili natin. Kung kayo ay may karamdaman ang sasabihin nyo, Lord, pagalingin niyo po ako, hindi mo naman sasabihin, Lord, pwede ba kunin mo na lang ako? Di ba? Hindi. Lord, please help me. Kung wala ka namang ano, wala kang karamdaman, sitwasyon mo na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, magulo ang isip mo, Lord, can you give me peace? Bigyan mo po ako ng liwanag sa akin. So dito natin makikita, kailangan natin ng panalangin. Sa ating sarili, o kung lalo na sa ating church. Parang sinasabi, Pastor, yung church namin, parang mamamatay na eh. Oy, kulang po ng panalangin. Kailangan po natin manalangin. Kahit po lumalago ang church nyo, kailangan pa rin natin ng panalangin. Sabi nga ni Pastor Gurley, doon sa World Watch natin kanina, di ba? Kailangan ng panalangin. Tignan nyo na lang po yung sinasabi niyang bansa. Nagbigay sila ng laan na, kumbaga sa ano, meron silang proyekto o meron silang budget para doon sa mga nadidepress. Anong kailangan lang nila? Panalangin si Jesus. Kailangan nilang manalangin, tanggapin nila si Kristo Jesus. Kung alam lang nila, ito na yun. Ito yung kulang. Kaya nga, anong sinasabi ni Pastor Gurley, Lord, gambalain mo yung mga Christian na nandun sa lugar na yun, na magsalita sila, this is the time for them to speak out. Jesus ang kailangan natin, manalangin tayo. Magpakasigasig kayo sa panalangin at lalo na kung may pasasalamat sa Diyos. Bakit kailangan natin magpasalamat? Kasi ibig sabihin po, kaya ka nagpapasalamat, alam mo, kahit ito na yung last meal mo, meron ibibigay si God na mas maganda at meron pa ibibigay sa'yo the best.
O, di ba? Magpasalamat ka. Lord, thank you. May pera po ako. Thank you dahil mayroong pandarating. Alam mo na hindi ka mauubusan. Pag nanalangin ka at nagpapasalamat ka, hindi titigil yon. Kundi gusto niya ng overflow, o di manalangin lagi nagpapasalamat. Alam niyo po, patutuo ko po ito. Hindi ko lang alam kung siya ay nanonood ngayon o pero subscriber po siya sa ating YouTube. Yung isang umaating po sa akin sa WinWatch Tagalog noon, nung face to face, lagi niya sinasabi, Pastora, natutuwa po ako sa lima ko pong apo. Sabi niya ganun. Every time po nawawalan po kami ng pagkain, sabi niya ganun, Mami, ang tawag sa kanya, mga apo niya ito, no? Isang noodles po, saka isang takal na bigas na lang po ang meron. O anong gagawin natin? Pupunta sila sa lamesa, nagpapasalamat sila. Yung iba, sasabihin, Lord, ba't naman hinayaan mo kami? Pero sila, nanalangin sila, nagpasalamat sila. Hindi pa sila natatapos manalangin, ito na yung mga kapitbahay nila. Sasabihin, Manang, bakit wala kayo? Ito yung bigas, ito yung dilata. Ah, di ba? Hinihingi lang nila, pagkain lang nila. Pero si God binigay ng sobra-sobra. Kaya po, lagi natin gawin to. Hindi lang po tayo mananalangin sa pagkain, sa may karamdaman. Especially po yung church. Kaya nga, napakaganda, meron tayong World Watch. Lagi tayong nananalangin at ito ang kasiguruhan na tayo ay maraming dinidiligan natin ang ating mga sarili at din, ganyan din ang ating mga kapwa. Nai-encourage natin sila to go on. Ano pa daw yung susunod na pandilig? Sabing ganun. Kailangan magmahalan. Ano ba sa Colossians 4, ano rin po ito, 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Ayan. Ang ating gagawin po ngayon ay hindi lang natin mamahalin yung ating mga kapwa mananampalataya, lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. I remember yung patutuon ni Pastor Mina, ang dami nag-share sa kanya. Ano po yung natandaan niya? Lord, kausapin niya po siya. Ipadama niya yung pagmamahal niya. O, di ba? Doon siya, ha? Sino itong Diyos na ito na nagmamahal sa akin? O, di ba? Ngayon din, kung ganun din po tayo. Sabi nga kanina, manalangin. Ngayon, maging matalino tayo sa pag-share at pakikitungo sa mananampalataya. Sa hindi mananampalataya. So, kailangan natin, aalagaan natin sila. Aalagaan nila para makita po nila ang pagmamahal sa atin. Kung titignan po natin, pag-ugnayin po natin, magaling ka manalangin. Pero yung pangalawa, wala ka naman pagmamahal. Yan po yung sinasabing ng mga parang bubbling prayer lang, nananalangin ka na walang pagmamahal, wala pong mangyayari. Pero when you love and you pray, something will happen. May miracle pong mangyayari. Kaya po magkaugnayan. Pagka manalangin ka, may kasamang pagmamahal, mararamdaman po nila yan na talaga ang Kristo na nasa iyo. Kaya nga kung ikaw ay yung kaya mahal natin din yung kasi yung ating presidente, mahal daw natin yung ating birthday celebrant. Kaya po ganto, kaya po tayo nagagalak pagka lalo na kami mga first timer po tayo dito. Ipinadadama natin ang pagmamahal natin sa kanila. So patuloy po tayo lalo na yung mga nasa kalye na humihingi sa inyo ng konting pengi lang. Minsan nandidiri tayo, ito na. Pero pakita mo sa kanila may pagmamahal ka. Tignan mo sila sa mata. Dahil darating ang panahon, magugulat ka, magiging Christian na rin yung mga taong to. Yung pangatlong pandilig natin sa kanya, anong kailangan natin? Sabi natin, nananalangin tayo, may pagmamahal. Kailangan, sabi ganun sa continuous natin yung sa verse 5, samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Madali pong i-share ang gospel. Pero ang totoo po nito, sabing ganun, samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo.
Baliwala po yung salita ng Panginoon kung wala naman po tayong pananampalataya. Nararamdaman po ng mga taong sinishare natin, alam nyo ba, ganito, maghihintay po kayo ng pagkakataon. Tunay po, mahirap minsan mag-share ng gospel. Naalala ko noon si Pastor Mina, binigyan challenge niya kami noon. Nandun kami sa Roses noon, sa building na yon. Sabi niya gano'n, sharean nyo lahat ang bawat pintuan dito sa kasama natin sa ano sa building na ito. Meron noon, naalala ko si Pastor Cookie kasama ko, ano sabi niya gano'n sa amin, ATS. Ah, wala akong problema. Hindi ko kailangan yan. Pero ano sabi, kailangan maramdaman nila yung pagmamahal. Maghayag ka ng salita ng Panginoon. E tinuruan kami ni Pastor Mina ng ano, prayer picot. Ayan. Paano yung prayer picot? Pagka nanalangin ka, doon mo ilagay yung share, yung gospel. Lord, salamat po. Tapos may, eh, sinamahan ko ng ano, WK. Pagkatapos sabi, wala kaming problema, hindi namin kailangan. Pero pagkatapos na, grabe ha, bakit alam mo yun? Ha? May, lahat ng ina na sinishare namin, ano, saan nga ulit yung office nyo? Ano nga ulit yung office nyo? Kanina sinasabi namin, nag-introduce kami, baliwala, hindi kami pinakikinggan. After the prayer, naramdaman nila yung pagmamahal at narinig nila yung salita ng Panginoon. Ito na po nga na, saan yung ano nyo? Anong floor kayo? Ano nga yung office nyo? Kaya pagka nakasabay namin sa ano sa elevator, ay pastora, hello sis, ganyan. Nag-aano na sila. Meron actually, meron nga nung bumaba na kami sa ano noon, may nagtatanong, sinabi sa amin nung building manager. May nagtatanong, okay pa ba may magpa-pray sa inyo? Ay, okay po. Sabi ko gano'n. Kasi lumipat kami ng ibang floor, ano, hinahanap na nila kung nasaan na. So dito, makikita mo talaga, hindi masasayang ang panalangin. Hindi masasayang pagmamahal mo. Hindi, lalong hindi masasayang ang salita ng Panginoon. Talagang kailangan po natin ito. Meron pa po isa, sabing gano'n dito, kailangan pa rin natin ito. Magpatotoo at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Sabi sa verse 3 pa rin, sa Colossians 4:3. Ano pa rin? Sabi natin, kailangan natin manalangin. Para sa sarili natin, sa ibang tao, sa mahal natin, sa church natin, kailangan ipadama ang pagmamahal sa panalangin at ipahayag ang salita ng Diyos. Ito po, bakit kailangan natin magpatotoo? Ilang beses na po kayong nakarinig ng testimony na sinasabi nyo, sana ako rin. Ako rin yan, Lord. Gusto ko, ganun rin ako. Akin yan. Ako rin yan. Bakit ganun po ang ating mga reaction? Kasi doon sa testimony, doon natin nakikita na totoo pala ang ating Diyos. Isang uri na kung saan nai-encourage nila nang sinasabi natin, ito po ang nangyari sa akin. Lalo na kung kilala kayo sa community nyo. Kilalang kilala kayo na isang barumbado at talagang problema ng inyong barangay. Tapos minsan lalapit doon. Chairman, pwede po ba magsalita? Ano na naman sasabihin mo? Hindi, chairman, sige po, humingi po. Humingi siya ng kapatawaran tapos mag-share ng gospel. Ano sasabihin ng mga tao? Tulog-gulong, no? Oh, di ba? May mga ganun. Pero dahil totoo ka at nagpapatotoo ka dahil doon sa salita ng Panginoon, naging totoo sa buhay mo. Sabi nga, lahat ng pagkakataon, i-share natin yung pananampalataya natin. Wala pong mabo-born again, walang tapasok sa ating church kung hindi po nila makikita ito. Ito po yun, kailangan natin diligan ang ating sarili, ang ating church, ating pamilya. Pa-pray nyo naman po yung ano ko. Kayo po ba ay nagpe-pray? Kaya pag minsan, Pastor, pa-pray nyo po. Sige, tanungin natin si God. Ano? Laging sinasabi ni God, huwag kayong kayo ng altar. Prayer altar. Bakit? Kailangan matuto yung pamilya mo. Ito po testimony ko. Hindi ko naman sasabihin ng aking pamilya, hindi po nagpe-pray. Kanya-kanya po kaming prayer.
So, walang ano, wala, parang, hindi naman sinasabi mo lang visa, pero nagkaroon ng visa, papaano? Meron nagsasabi ng amen. Patutuo ko dito, para ho kaming ganito rin po no, noon, ang aking pamilya. Watak-watak kami, hindi kami nagkakaisa at minsan meron pang tampuhan kami. Samaan ng loob. Parang naputol na eh, na nga, meron time na yung mga pamangkin namin, huwag niya nga yan, ano, mga apo, ganyan. Parang kina-cut off mo sila. Pero dahil po sa pandemic, dito po nabuo yung aming OSG. Sila yung una kong OSG. At dito rin, naging totoong talagang ako'y pastor nila. Ako po yung pinakabata, pero ako po yung pastor ng mga kapatid ko, ng mga hipag ko. Ngayon yung pinakabata, yung mga pamangking ko, saka yung apo ko. Kaya pag sasabihin nila, uuwi ako sa Baguio, uuwi daw si Lola S. Maayos na maayos ang bahay doon sa Baguio at walang ano, tahimik lahat sila. Takot pala sila sa akin. Kahit na po yung mga apo ko sa abroad, sa Canada, pagka ano, sabing gano'n nila, hindi namin kaya yan, sabi ko. In Jesus' name, kaya yan ni God, patutupiin yan. Dito makikita talaga, kung hindi ka mananalangin, meron po ba kayong mahal sa buhay na naligaw, napalayo? Ganyan po ang ginawa ko. Naputol na ako eh. Wala na sa amin, di ba? Naputol na yung relasyon namin sa Kanya. Naputol na rin ang relasyon niya sa Panginoon. Tulad ng punong ito. Parang namatay na, malayo na eh. Pero nanalangin po kami. Alam niya po yan. Andyan po yung apo kong yan, nakikinig niya yun. Kasi sabi niya, Lola, atin po ako. Pero makikita po natin, wala pong mahirap para sa atin kung tayo po ay mananalangin. Kaya nga po tayo laging may prayer meeting, di ba, sa ating church. Bakit po tayo nagsisimula sa panalangin sa tuwing gagawain natin? Kasi ito po yung power. Dito po natin sa panalangin, ino-open ang ating pintuan, ng puso at isipan natin na pagka ang mga napuputol na ito at nawawala at hindi nalalayo, ay mabubuksan at lalapit sa Panginoon. Kaya alam ko po sa gabing ito, lalo na po doon sa mga ano, sorry po ah, doon sa aking pamangkin, tinatanungan, doon sa aking pamilya, nabuo po kami. Nagkaroon po kami ng OSG regular at nagkaroon po kami ng chat group. Ngayon sasabihin sa akin ng aking pamangkin, Auntie, may problema po, ilagay sa chat group. Mag-pray lahat kayo. Tapos, mag-ano ng ano, hindi ko kailangan ng prayer hands. Kailangan ko word, i-declare dito at magsabi ng amen. Wala, di ba? Yung prayer hands. Anong prayer hands? Kailangan ko ang salita dito. Kaya ano, hindi sila, ano yung prayer hands na yan? Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko yung salita nyo at mag-a-agree kami. Ang dami pong nasasagot. I have my niece na ang tagal niya nasa Dubai. Naka-TNT na siya, nagkaroon po siya ng problema. Sabi ko, ano ng problema? Nilagay ko sa chat group. Lahat mag-pray. Araw-araw magpe-pray. Isasama niyo sa tuwing kakain kayo, may instruction ako. Oh, done na po. Ano nangyari doon? May tatlo siyang malaking problema. Isa na lang, sabi niya. Sabi niya ganun. Oh, sige. Yung isang yan, tutukan. Huwag ano, hihinto. Itong may bagyo, sabi ko, nasa Baguio, di ba? Sa Benguet, ano, signal number 5. Anong nangyayari dyan? Auntie, malakas ang ulan. You have the power and authority. Use it. Tawagin sila, mag-pray. Huwag tanggapin yung ulan na yan. Paalisin nyo. Sabi niya. Sabing ganun, umalis na po, auntie. Ambon na lang po. Ah, di ba? Alam nyo, kailangan po natin turuan ng mahal natin sa buhay. Sabi ko, Lord, pagka-pastor pala, pakapala ng talaga ng mukha. May isa doon tumatawa, lagi, pag pumupunta sa akin, lagi kong pinagagalitan. O ano? Sige nga. Natawa, sabi niya, pagkatapos namin, Pastor, I love you. Bakit I love you? Pinagalitan kita.
kasi nakita ko talaga eh, maling-mali talaga iniisip ko. O yan nga, kaya ka pumunta dito, gusto mong alamin yung gusto ni God. O, di ba, nung sinabi ko sa kanya, oo nga, Pastor, thank you po. I love you. Ah, di ba? Saan po kayo nakakita pagka pinagalitan nyo at pinanalangin nyo ay sasabihin sa inyo in the end, I love you. O, di ba? Kasi nakikita po nila, hindi po ako nagsasalita sa kanila. Si God po yun. Minsan nga ho, sabi ko, hindi ako perfect. Meron mga time na pagka pipila kami doon, Lord, hindi po maayos ang ano ko, yung heart ko. Meron po akong something na hindi ko gusto eh, yung sa ano, heart ko. Clear me, my heart, Lord. Forgive me and cleanse me. Kasi ikaw ang sasagot, hindi ako. Ganun yung ano, minsan, ganun ang ano, nag-ano ako kay God. Talagang totoo po, kung hindi ka mananalangin, kaya turo rin sa amin ni Pastor Mina, pray before you pray. Bakit kailangan mo manalangin? Kasi para hindi ka bubbling in prayer. Holy Spirit, teach me how to pray according to the will of the Father. Yung gusto mong sabihin ko, yung gusto mong i-declare. Kaya nga pag mag-share kayo ng gospel, ayaw nila ng ano, hindi, wala akong problema, hindi ko kailangan. Sige, doon yung daan sa panalangin. Lord, salamat to Lord, ikaw ang namatay sa amin para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kasi po, kahit sino po, kahit po ATS, pag sinabing prayer, alam nilang solemn po yan. Kaya pagka dinaan mo sa ganon, sigurado na. 100% nakikinig at yung seeds na yon nandito na po sa kanilang isip at sa kanilang puso. Kaya nga sabi niya, sabi ng Panginoon, ang aking salita ay hindi mahuhulog sa lupa. Ito ay mahuhulog sa isipan at sa puso ng mga tao, lalago po ito. Kaya kung po tayo ay nananalangin at patuloy po tayo nagmamahalan, oh, mahirap po yan eh. Kahit sa pamilya may nag-aaway eh. Pero patuloy po tayo magmahalan. Tignan natin, analyze natin yung sarili natin. Kasi doon natin maipapahayag ang ating pananampalataya ay totoo. At doon din tayo magpapatotoo para makita na ang Diyos o ang puno o tayong mga puno ay may pag-asa. So yung puno pong yun, yung sinasabi ko sa inyo, parang bark na lang. Nagkaroon po ng usbong. Kaya tignan po natin. Ate Pearl, pwede pong paki-ano yung susunod nating slide. Tignan po natin. Tignan po natin yung promise ni God. Sa Job 42, 10, 12, and 16. Sabasahin po natin. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ang huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Si Job ay nabuhay ng 140 na taon. Inabutan pa niya ang kanyang mga apo at ika-apat na saling lahi. Hallelujah, praise the Lord. Meron na ako naririnig in my thoughts. Naku, kaya ko pa ba yun? Tumayo pagka sa 140. Hindi po natin alam kasi po iba na yung range ng ating buhay. Pero makikita natin, ano po ang nangyari kay Job? Nawala po ang kanyang anak, kabuhayan niya, everything nawala. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ibinalik niya ito ng isang beses ba? Doble pa po ang kanyang kayamanan. At sa huling araw, pinagpala pa siya ni Yahweh. Nabuhay pa siya, naabutan niya pa ang kanyang mga apo at mga ika-apat na saling lahi. Totoo pala yung promise ni God. Ipinanalangin niya, at ang pinakamaganda to, ipinanalangin niya ang tatlo niyang kaibigan. Ano ba yung kaibigan niya? Mali-mali ang sinasabi sa kanya. Kaya po nga, may power ang ating mga panalangin. Kaya po pagka meron pong nakikita kayo na kailangan ipanalangin, ipanalangin natin. At hindi natin alam kung anong gagawin ni Yahweh sa buhay natin at doon sa taong pinapanalangin natin at magkakaroon ng katotohanan. Sige po, ipakita natin susunod natin. Ito po ang promise niya sa Job 14:9.
ito'y mas magsasanga tulad ng batang halaman. Tignan nyo ang comparison mula sa patay na at ito, naputol, pero merong tumubo, nagsasanga pa ng bago. Sabi dito, magkakaroon ng bagong buhay, pag-asa at sigla. Sino po sa inyo ang gustong lalago, lalalim, lalakas at lalawak? Ayan po. Tayo gusto natin yan, lalo na ang ating church. Tayo po ay composition ng ibang-iba church at tayo po ay lalago dito mismo sa ating Winwatch. We pray lahat ng satellite ng Winwatch natin. Ganito po. Magsasanga tulad ng batang halaman, magkakaroon ng bagong buhay, pag-asa at sigla ang ating buhay at ang ating prayer ministry. Yung ating Winwatch, a Holy Spirit ministry. Kaya po sa gabing ito, ito po yung gusto ko pong iwan sa inyo. Sige, Ate Pearl. Sabi dito, puno ng pag-asa o puno ng pag-asa, may pag-asa kahit pinutol na, dapat itong diligan ng panalangin, magmahalan, papagahayag, magpapatutuo, at ang pangako ng Panginoon, ang puno ay muling mabubuhay at magsasanga. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito at alam ko po ang lahat ng tayo ay puno ng pag-asa o puno na tayo mismo. Bawat individual ay pwedeng maging puno ng pag-asa at tayong lahat din ay puno ng pag-asa. Kaya po sa gabing ito, tanggapin po natin ang pag-asang ito na magmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. And thank you for letting me share.